Bulls announced Lonzo Ball will undergo surgery on his left knee and will be re-evaluated in 4 to 6 weeks. Yan nga ang bad news sa kanya mga idol, sa kanilang mga fans at sa team ng Bulls. Another surgery na naman para kay Lonzo mga idol, pangalawa na nga yan ngayong taon. Laking kawalan niya nga sa kanyang team na dahil big part pa naman siya, especially sa kanilang depensa. Kaya't baka makita natin na mag-struggle itong team ng Chicago Bulls kaunti sa umpisa nga ng next season. So hopefully nga na maging maayos na ang tuhod nito ni Lonzo Ball na patuloy niya ngang iniinda kahit matapos na nung first surgery niya. So itong pangalawa sana ay maging successful at eto na nga ang huling surgery niya at maging completely healthy na nga siya for the next season. Pero ngayon ay pag-usapan naman natin ang balita kay Dennis Smith Jr. na nag-sign nga ng 1-year deal sa team ng Charlotte Hornets. Matapos niya ngang pahiyain itong si Donovan Mitchell sa isang open run ngayong offseason ay nagka-chance itong si Dennis Smith Jr. muli dito sa NBA. Galing pa naman na itong player na ito mga idol, 3-level scorer, kaya sa loob, sa mid-range at pati na nga rin sa 3-pointer. Alam nyo ba mga idol, nung rookie year niya nga sa Mavs ay talagang grabe nga ang kanyang performance noon. Nagdala lang naman siya ng 15.2 points per game, 5.2 assists, 1 block per game at 3.8 rebounds. Pero mga idol, ever since na dumating si Luka Doncic sa Mavs ay doon na nga nag-umpisa ang downhill para nga kay Dennis Smith Jr. or DSJ. Lalipat na nga siya ng mga teams mga idol at unti-unting bumaba ang kanyang minuto. Sinabayan pa yan ng mga bad performances. Kaya naman mga idol ngayon ay parang under the radar na itong si DSJ. At hopefully sa kanyang bagong chance dito sa Hornets ay mailabas niya nga ang kanyang tunay na galing muli. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang pagtanggi nga daw ng Los Angeles Lakers dito nga sa offer ng team ng Indiana Pacers. Sabi ni Shams Aranya, "I'm told the Lakers and Pacers did engage in some trade conversation this week. And the Pacers' demand for 2 unprotected first-round pick is just not appealing for the Lakers." Hindi man malinaw ang detalye ng trade offer na itong team ng Indiana Pacers mga idol. Pero kagaya ng mga nababalita ng nakaraan, si Buddy Hield at si Miles Turner nga ang kapalit ni Russell Westbrook nga daw at dalawang first-round pick. Kaso nga mga idol, ayaw nga ng Lakers dito. Ayaw ipalit na ito ni Rob Pelinka ang kanyang dalawang first-round pick para sa dalawang player na ito. Pacers na mismong nag-offer dito mga idol. Well, may dahilan naman dyan ang Lakers. Sa tingin kasi nila hindi worth it ng 2 picks ang 2 players na ito. Si Miles Turner kasi ay 1-year deal na lamang ang natitira sa kontrata at baka umalis din after. Baka maging rental player nga lang siya sa Lakers tapos nagbigay pa sila ng very valuable na first round pick. Ayaw nga rin daw ni Rob Pelinka na mapuno yung kanilang salary for next offseason dahil they want to pursue big name free agents next year. Kagaya na lamang mga idol ni Kyrie Irving. Pero I think talaga mga idol ay tinetake ni Rob Pelinka ang kanyang time. Hindi siya nagmamadali. Tinitingnan niya nga lahat ng options at probabilities na pwedeng mangyari kapag nga nag-trade siya. At pwede rin naman na mag-trade pa ang Lakers kahit nag-umpisa na ang season. Pwede nila yung gawin hanggang February 2023.